Shout out kay John Paul Baco. Shout out kay Deepsy Josh. Yan, taga-suporta yan dati pa. Kay Limited Boys X. Yan, shout out sa'yo, man. So, welcome back sa channel natin ulit. So, ito napili natin na si Evander. Madalas ito nagko-comment. Ngayon ko lang napili. Kasi ito lang bagay siya dito sa e-edit natin. Kaya ako siya napili. So, simulan natin. Pinapwesto ko lang muna sa gitna. Tapos ito na yung nakakatamad ng part. Pagka-cut out. Ayan, cut out natin yung ulo niya, pero sa tingin ko, sama na rin natin yung katawan niya. I mean, yung braso niya, yung blade niya, yun. Sama natin yun. Dito naman kailangan sobrang linis na ng pagka-cutout mo kasi di na siya mareretoke kasi nilapat natin siya sa image na 1x1 na yung size. Ayan, medyo visible pa yung ano, yung pabox na sa t-shirt niya. So gagawin natin, medyo i-fade natin yung para di kita. Nilinisin lang natin. Medyo mahirap dito sa picture talaga eh. Sa Photoshop, saglit lang itong pagka-cutout. Pero okay lang yun. Para ito sa mga nag-gumagamit ng PicsArt. Ayan.
nakita niyo yung blue na yan, ayun yung gitna, yung center ng pabox na 1x1. So nanap ko yung gitna, ayan, landscape tsaka portrait, ayan, lalagay ko yung sa middle, nakita ko na. So lalagay ko sa gitna, tingin ko yun na yung gitna, kaya ayan, let's go na natin dyan yan. So yung mask, ayan, pwede nyo i-search lang yan dyan para, ayan, pwede kayo mag-search sa PixArt, ko lang kinuha yung sticker na yan, tapos, ayan, erase lang natin yung sa mata, ayan, parang malinis. Tapos lalagyan natin yan na parang tali mamaya, yung parang nakasabit sa tenga, ganun. Gamitin din natin yung brush para, ayan, idadark natin yung ibang spot na masyadong light na hindi babagay sa image niya. Tapos, ayan, maglalagay na tayo ng parang tali. Kadalasan soft brush lang talaga yung ginagamit ko. Kasi yung, kung mapapansin nyo yung gamit ng iba na nag-edit, parang may mali kasi hindi realistic masyado. Parang dapat soft brush lang, suggest ko lang, para mas maayos yung ayan, konti-konti magiging realistic. Huwag bigla hard brush agad, yung opacity nakatodo agad, naka-hard agad yung brush nyo, parang hindi maganda yung pigment. Kaya ayan, pa konti-konti para maging realistic.
Guys, ito na yung sa mata. Lalagyan natin sa mata. Para maangas tignan. Kulay green. Magiging team niya. Black green. Para maangas. Ayan. Yung pinaka ilaw muna. Tapos, pakapalan natin yung size. Para parang ilaw. Yung reflection sa paligid. Ayan. Diba? Hard. Tatasan natin opacity konti. Tapos, ayan, lalagyan natin ng ganyan. Lalagyan natin yan. Tapos, lalakayan natin yung size. Tapos, mababang opacity para parang reflection lang. Mga tropa, ganyan lang. Dali lang, diba? Mahangas na tignan. Pero maglalagay pa tayo nyan ng smoke. Tsaka yung light sa mask niya. Ito na yung lightning sa mask niya para maangas. Same lang ng process, manipis tas makapal. Katulad ng ginawa natin sa mask, ay sa eyes niya. Siyempre para terno ang kulay ng buhok niya, ganun din, di ba? Ngayon, parang may angas naman yung dating. Hindi lang doon lang. So, yan. Napit na tayo matapos. Kailangan muna natin putiin yung ayan, para makulayan. Puputiin muna natin siya. Ayan, di ba puti na siya? Tapos effects ulit. Pupunta tayo sa ayan, colorize, di ba? May kulay na siya. So pipiliin mo yung kulay nung ilaw na ginamit mo doon. Di ba? Ayan. Okay na yun. Pwede nang templahin pa dyan yun sa adjustment eh. May adjustment. Ayan. Adjust natin. Para saktuin talaga natin yung
kulay ng smoke. Lagyan natin. Parang kapareho. Ayan, mga pwede siguro. May lights. Shadow. Tanggalin natin yung masyadong shadow niya. Ayan. Tapos yan, ipapwesto natin sa gitna ganito lang natin itong plate protector. Nalilito-lito ako dyan eh. Ayan. Tapos pag napwesto, i-duplicate natin. Ayan, duplicate test. Ayan, baligtarin natin. Ayan, para terno din, pantay. Diba? So dito na tayo mag-erase. Erase natin yan, linisin natin. Ay wait, hindi pala pwede yun sa kabila. Nakafocus lang sa isa. Oh yun pala ito eh. So isa lang pumapocus eh. So yan, medyo gawin natin realistic talaga. Hanggat makakaya. Ayan. So gagamit tayo ng brush para yan, i-dark natin yung ibang spot. I-dark natin yan, nilinisin natin, masyadong malight eh. Tapos ngayon, gigreenin naman natin yung ibang lights. Yan, yung mga lights na yan, i-green natin para may reflection na effects, di ba? Para maangas. Yan, hindi boring tignan. Yan, panoorin nyo lang. Laban natin ng black smoke. Ayan. Kunting din yan. Ay, medyo laki natin. Ayan. Medyo ganyan. Para faded yung baba. Tapos, ayan, diba? So tayo sa mga ganyan. Tsaka tayo, tsaka lang tayo dahil maglalagay ng effects na HDR.
Adjust muna natin pala. Adjust muna natin yung clarify, saturation, tapos yung highlights niya, tsaka yung shadow. Adjust natin yan. Ayan, tignan nyo na lang kung paano ko na-adjust. Kasi dun ako natingin sa image. Ayan, diba? Mas umuko yung itsura. Tapos effects naman, mas maangas yung HDR dyan. Kisa yung dodger noise, wag muna yan. Kailangan muna natin maging detailed yung image, diba? Para maging quality, tignan. Ganun lang ang secret yung mga pre. So yan, halos patapos na tayo. Yan. So yan, maraming salamat sa panonood. Ito, papakita ko yung before and after image na. Alright.